I pick up na ni Mr. yung pera ko. So, that is my husband. At saka yung na-withdraw niya is about 'Good tag. Today's with this guys, pupunta kami sa my bank dahil magpipick up ako ng aking sahod. So, bale, papakita ko sa inyo kung magkano yung pera na kukunin namin sa ATM. Yun ay yung sahod ko sa kauna-unahang pagkakataon. My first, kumbaga, yung unang sahod ko dito sa Germany. So, later on, pakita ko sa inyo a little bit. At saka, bali, ang gagawin namin dun sa sahod ko, bali, iipunin namin mag-asawa yung pera naming dalawa para malaman namin kung magkano yung pwede namin ma-save kada buwan. So, bale, yung masasahod din ng asawa ko at yung masasahod ko din, bale, i-combine namin at saka iipunin namin yun. Kasi dito sa Germany, napakahalaga na meron kang ipon na kada buwan. So, hindi pwede na gastos lang tayo ng gastos dito kasi hindi natin alam in the future kung ano yung mangyayari at saka kung ano pa yung mga naghihintay. So, kailangan dito sa Germany, pag may trabaho ka, may sahod ka, may pera kang natatanggap kada buwan, kailangan nyo mag-ipon. At saka dito, i-minimize nyo yung gastos. Kailangan marunong kayong mag-budget. Marunong kayong humawak ng pera. At saka, kailangan marunong kayo kung ano yung mga kakailanganin at yun yung dapat nyong bilhin. Pwede din naman na bumili ka ng sarili mong gusto. Pero, of course, not too much, diba? So, kailangan talaga maglaan para sa kinabukasan kasi hindi natin alam, di ba? So, bale, masaya din naman yung asawa ko kasi medyo malaki yung kukuhain namin at saka yung sa kanya din later on, malaki din yung masasahod niya, so makakapag-ipon talaga kami mag-asawa. So, bale, before we decided to do that, of course, pinag-usapan namin yun. Kung ano yung pinakamabuting gawin sa pera namin. Pinag-usapan namin mag-asawa kung ano yung mangyayari sa pera ko at saka yung sa pera din niya. So, yung best choice naming dalawa is iipunin naming dalawa. Bale, iku-combine yung sahod niya at saka yung sahod ko. Pero, sometimes sa mga expenses, siya yung gumagastos. Like, yung mga personal hygiene naming dalawa, siya yung bumibili. Like, for example, for my dress, then, something like, sa mga iba't ibang mga bagay, siya yung bumibili. At saka pera din niya yun. And then, for my own, I can take only a little bit but not more kasi nga syempre wala naman akong paggagastusan kundi yung sarili ko. And then about for my family, wala namang problema yun kasi kada buwan meron naman silang natatanggap na galing sa amin. So, and the rest we will save for that. And ngayon, yung asawa ko andun siya. Yan. Ang layo-layo niya. Yung asawa ko andun. So, bali, andito kami ngayon. Sa paligid. So, this is it. Oh!
Yeah, bitte. So, andyan yung asawa ko. Mga ka-viewers, kasama ko yung asawa ko. Nag-pick up siya ngayon. Andyan siya. Kinukuha niya na yung pera ko. Ayan. So, I let him to pick up my money because there it has no problem about us. And he is also my husband. So, there's nothing problem about it. And then... Pakita ko yun sa inyo later on. So, mga ka-viewers, bali, na-pick up na ni Mr. yung pera ko. So, that is my husband. At saka, yung na-withdraw niya is about 1,050 euro. So, 1,000 pounds euro he withdraw in my account. And then that money goes for us for savings. So that is only for me savings, and of course he had also his own. So medyo malaki-laki din, no, di ba? And then yon. So for today's videos, at least na ipakita ko sa inyo kung magkano yung na-pick up namin o na-withdraw ng asawa ko. And of course for my sahod, sa sahod ko malaki siya, nasa more than 1,000 euro yung sahod ko. So hindi ko na siya babanggitin, basta sobra siya ng 1,000 euro. At saka yung na-pick up ng asawa ko is only 1,000 pounds euro. And then savings na. So, yun. So, anyways, mga ka-viewers, until the end of this videos, and I hope that you enjoy this videos, and if you like this, please give me a thumbs up, and of course, subscribe na rin para sa mga updated na videos na lagi kong ina-upload. So, see you for my next vlog. Tschüss!